Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, iisang Diyos na totoo, wagas, dalisay at tunay, nagpupuri, nagpupugay sa'yo, Santisima Trinidad. Nagpupuri, nagpupugay sa'yo, Santisima Trinidad. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, nagbibigay papuri tayo sa Ama at Anak at Espiritu Santo na siyang punot dulo ng ating buhay. Sa banal na santatlo, nakita natin ang hiwaga ng pagkakatawang tao ng Diyos at kaniyang pagliligtas. Nilikha tayo ng Diyos at isinugo niya ang kaniyang bugtong na anak upang iligtas tayo sa pagkakasala. Isinugo naman ng Espiritu Santo upang patuloy na maghatid ng kaligtasang tinamo ni Kristo para sa lahat ng tao, sa lahat ng dako, at sa lahat ng panahon. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa.
sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maaasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang. Ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagka-Diyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod ng bansang hinirang ng Diyos. Panginoon tapat sa kanyang salita at maaasahan ng kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Mapalad ang ibinukod ng bansang hinirang ng Diyos. Sa utos ng poon, nalikha ang langit, ang araw ang buwat talang maririkit. Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Mapalad ang ibinukod ng bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay,
kahit magtagutom sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon, Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, upuon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa'yo na sasalig. Mapalad ang ibinukod ng bansang hinirang ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilaing ding kasama Niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Dakila ang amang mahal, anak Espiritong banal, noon ngayon kailan pa man. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.
Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang pag-iisip at pangunawa ng tao ay sadya pong may hangganan at limitasyon. Hindi natin lubusang mabigyan ng konkretong paliwanag ang lahat ng bagay. Sa ating simbahan, sa Iglesia Katolika, may tinatawag tayong mga dogma. Ito yung mga katotohanang ipinapahayag ng ating Iglesia at pinaniniwalaan ng lahat ng binyagang Katoliko. Sa makatuwid, hindi mo masasabing Katoliko ka kung hindi mo ito pinaniniwalaan. Sa ating simbahan ay may tinatawag din tayong misteryo. Dahil sa diyang perpekto ang Diyos at ang tao imperpekto, hindi natin kayang arukin ang pag-iisip na mayroon ang ating Panginoon. Sa mga ganitong pagkakataon, pumapasok ang tinatawag nating pananampalataya o lubusang paniniwala sa katotohanang ipinahayag ng ating Iglesia, sapagkat ang misteryo ay paniniwala sa mga turo ng Iglesia Katolika na sadyang ang Diyos lamang ang may kakayahang makaunawa ng lubusan. Sapagkat sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang dakilang misteryo, ang kapistahan ng tatlong persona sa iisang Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ito po ang misteryo sa lahat ng misteryo. Itinuturo ng ating simbahan na sa iisang Diyos ay may tatlong banal at magkakaibang persona. Isa itong doktrina ng ating simbahan. Hindi tatlong Diyos, kung hindi iisang Diyos sa tatlong persona. Maaaring mapapatanong tayo, Father, hindi po ba ito kontradiksyon? Iisa pero tatlo? Ang sagot po, hindi. Bakit? Dahil hindi po natin sinasabi na tatlong persona sa magkakaibang Diyos. Ang sinasabi natin, ang tatlong persona ay iisa sa pagka-Diyos. Kaya sa iisang Diyos ay may tatlong persona. Mga kapatid kay Kristo, ang banal na santatlo po ay isang misteryo at nananatiling pundasyon ng ating pananampalataya. Katotohanan ito na hindi talaga natin lubusang mauunawaan 100%. Subalit ang dakilang pag-ibig, ang pagliligtas at paggagabay ng Diyos ay ganap nating mararanasan at mararamdaman. Ang pagkakaisa nila sa pag-ibig ay ang pangunahing dahilan kung bakit tayong mananampalataya ay nakikibahagi, nakikibuklod at nagkakaisa sa iisang pag-ibig. Ang pagmamahal sa atin ng Ama, Anak at Espiritu Santo kailanman hindi mawawala at ito ay mananahan sa kaibuturan ng ating puso't kaluluwa upang tayo'y maging mabuti at banal na nilikha ng Diyos. Pagmasdan ninyo, una, nagmahal ang Ama.
sa pamamagitan ng kaniyang pag-ibig, nilikha niya ang tao at sanlibutan. Siya ang nagpapanatili sa ating buhay. Ipinagkaloob niya ang lahat upang maipadama niya ang pagmamahal sa atin. Sa kaniyang pag-ibig, sinamahan niya ang kaniyang piniling bayan. Ikalawa, nagmahal ang anak sa pamamagitan ng kaniyang hindi matawarang pag-aalay ng sarili sa krus para tubusin ang ating kasalanan. Ang sarili niyang buhay ay naging alay sa Ama upang tayo'y mapatawad at mapagkalooban ng kaligtasan. Ikatlo, nagmahal ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng paggabay niya sa atin upang maging mabuti at banal. Ang banal na Espiritu ang siyang tumatanglaw sa atin upang makilala natin ang Ama at maunawaan natin ang turo ni Kristo na siyang magiging gabay natin habang tayo'y naglalakbay patungo sa langit. Kung ang Diyos natin ay pag-ibig, dapat rin tayo bilang mga alagad ni Jesus Nazareno marunong umibig para sa kapurihan ng Diyos. Hindi pag-ibig na makasarili, bagkus pag-ibig na handang umunawa, magsakripisyo para sa mahal sa buhay at sa kapwa. Kaya nga masasabi nating tunay ngang ang Diyos ay pag-ibig at mauunawaan lamang natin siya sa mga taong marunong magmahal. Ang banal na santatlo ay ating gabay at inspirasyon sa ating Kristiyanong pamumuhay. Mag-alab nawa ang pag-ibig ng Diyos sa buhay nating lahat para tayo'y magkaisa bilang mga minamahal na anak ng Diyos. Kung marunong tayong umibig katulad ni Jesus Nazareno, sasamahan tayo ng ating Panginoon. Si Kristo mismo ang nagsabi, "Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Lagi nating tatandaan, ang pag-ibig ng Santatlo ay wagas at totoong totoo. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang Diyos Ama ang tagapaglikha. Ibinigay niya sa atin ang kanyang anak upang maging buhay at kaligtasan natin. Manalangin tayo sa patnubay ng Espiritu Santo. Sa bawat panalangin at kahilingan, ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan.
Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang simbahan ay maging daluyan ng kapayapaan at pag-asa para sa lahat ng tao. Panalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga pinuno ng simbahan ay makinig sa tinig ng Espiritu Santo upang magabayan sila ng mahusay ang mga mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga pinuno ng pamahalaan ay maging masigasig sa pagpapatupad ng mga programa at mga kalakaran para sa mga dukha at mahihina. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga relihiyoso at relihiyosa ay maging tapat sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos sa lahat ng panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang lahat ng mga yumao ay makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Isama po natin sa ating mga panalangin sa mga sandaling ito ang lahat ng ating mga kapatid at kadiboto na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga pamilyang nagugutom at walang makain, gayon din ang mga naghihirap at naghihikahos sa buhay, naway ingatan at patnubayan sila ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Ama, turuan mo po kaming maging masayang pamayanan na nagmamahal tulad ng banal na Santatlo. Patuloy nawa kaming makapag-alay sa iyo ng lahat ng papuri, karangalan at kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayoy nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adika sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at espiritu'y hindi na iiba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan
ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Espiritu ng Diyos Anak ang bigay sa ating lahat ng
Diyos Amang naghahangad na tayo'y makatawag, na tayo'y makatawag ng Ama sa Kanyang habag. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Espiritu ng Diyos Anak ang bigay sa ating lahat ng Diyos Amang naghahangad na tayo'y makatawag, na tayo'y makatawag ng Ama sa Kanyang habag. Mula sa mga kalaliman ay dumaing ako sa iyo, O Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aking tinig, pakinggan ang iyong mga pakinig, ang tinig ng aking mga panambig. Espiritu ng Diyos Anak ang bigay sa ating lahat ng Diyos Amang naghahangad na tayo'y makatawag, na tayo'y makatawag ng Ama sa Kanyang habag. Purihin niyo ang Panginoon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit at Kanyang kapurihan sa kapisada ng mga banal. Espiritu ng Diyos Anak ang bigay sa ating lahat ng Diyos Amang naghahangad na tayo'y makatawag, na tayo'y makatawag ng Ama sa Kanyang habag. Ngayon po ay Linggo ng Basic Ecclesial Community. Kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa mga gawain at pagpapalaganap ng BEC sa ating lugar at sa buong Archdiocese ng Maynila. Tumulong po tayo.
ng sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating adoration chapel at baptistry. Pinapaalalahanan ng mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod muna po ang lahat para sa panalangin sa Linggo ng BEC. Diyos na bukal ng kabutihan, salamat sa handog mong pagpapanibago sa pagkakaloob ng mga munting sambayan ng Kristiyanong BEC bilang konteksto at hamon na maisabuhay nang makabuluhan ang aming pananampalataya. Nagsusumamo kami na maging sa gitna ng pandemya at mga pagsubok ay taglayin namin ang alab ng bagong sigla sa pagpapanibago ng aming pamilya, kapitbahayan at parokya at magsumikap na walang mamamagitan sa aming gawain at paglilingkod. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba
ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong inamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.